Hello JVFs and welcome back to my channel. From this year, 2024, it is going to be a very memorable year para sa ating lahat, especially to the Postigo family. Dahil October 7, 2023, last year, nang pumanaw si Dr. Perla Postigo. And up to now, I still couldn't believe na nag 1-year death anniversary na pala si Mami last October 7. And I was thinking kung ano ba ang magandang vlog na ibahagi ko sa inyo. So I decided to re-upload it, my very first interview with Mami Pearl way back during the pandemic in 2021. And alam nyo rin ba na October 31st ang birthday ni Mami at kung nabubuhay siya ngayon, she would have turned 90 years old. Grabe no? Ang haba rin ng buhay na inilagi ni Mami rito. Kagaya ng sinasabi niya sa akin na talagang sobrang bonus na raw ang buhay na meron siya. And up to now ay talagang sariwa pa sa isip ko ang mga magagandang alaala namin ni Mami together. Ever since noong una kami magkakilala sa kanyang clinic sa Quezon Institute way back in 1994. So I clearly remember na tatawagan namin siya ni Kuya Toti or ni Kuya Joseph on October 1st. At yung time na yon ay nandoon kami sa Loyola at doon kami nag-overnight, nagtatayo ng tent, nagdadala ng food si Kuya and his family. And tatawagan namin si Mami to greet her happy birthday. So grabe lang kasi ang dami kong mga memories na magaganda kay Mami and I'm very thankful na nakilala ko siya. Diba? Mga fans ni Julie. Oh, nakalap. Mama niya ito, mama. Yeah. Nanak daw niya ako. Ito lang. Yeah. And kagaya ng sinasabi niya nga na parang anak niya na rin talaga ako. Kulang na lang daw talaga eh naging magkadugo kami. And God knows how much I love Mami. She's like a second mother to me. Masakit lang talagang isipin na ang buhay natin dito sa mundo ay talagang may hangganan and we'll never know kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. So to you, Mami Pearl, you will always be forever in my heart. I know that you have found the eternal happiness and I know na masaya ka na rin. Masaya na kayo dyan sa piling ng ating Panginoon. So to you, Mami Pearl, I would like to greet you a happy, happy 90th birthday dyan sa taas. And always remember na parati kitang mag-miss, Mami. So JVFs, here is my first interview with Mami Pearl. Hello everyone and hello JVFs and welcome back to my channel. And for today's vlog ay ang continuation or part 2 ng ating masayang kwentuhan at pakikipagchikahan. Walang iba kundi sa Mami ni Julie, si Dr. Perla Postigo. And based on your comments from the part 1, ay sobrang maraming naka-appreciate at nag-enjoy at marami kayong nalaman tungkol sa ating idolo, ang teen sensation of the 80s and original soap opera princess na si Julie Vega. Kung kaya naman, sit back and relax dahil nandito na ang part 2 ng ating special vlog with Mami Perla Postigo. Kung kaya, huwag na nating patagalin pa. Kwentuhan tayo tungkol kay Julie! So, Mami, yung dinuguan, hindi yan gusto ni Darlene. Yung mga laman loob lalo na. Ayaw niya yung dinuguan. Ikaw? Basta kami ang nagluluto. Hindi okay. Ako lang kumutain niya. Basta minili o miniling ito, ayaw ko. Ah, so kahit intestine, kumakain ka rin, Mami, nun? Na, kasi may dinuguan laman. Yung talagang pork lang. Hindi, sa amin ang dinuguan talaga yung laman loob. Laman loob. Uh-huh. Pero si Darlene, ayaw niya. Ayaw. Ay, yung bang anak mo? Sila gusto. Ah, si Darlene lang ayaw. Ano pa yung sa tingin mo natatanda mong hindi kumakain si Darlene? Basta ayaw niya yung mga laman loob na ganyan. Inyo. Mga bopis, di ba yung bopis? Bopis yung baga yun. Ah, ano? Baga. Gusto niya yun. Ah, okay lang siya gusto sa bopis. Oo. O yung mga tokwat baboy, okay rin siya. Okay. Tandaan mo, okay ice naman. Ice cream. I heard mahilig sa ice cream si Julie. Gusto yan. Ano flavor? Tanda mo ba? Or any ice cream sa kanya will do? Pero ang gusto niya yung buko ice cream. Ay, ako gusto ko din yun. Actually guys, masarap yung buko ice cream. Oo, masarap. Ayun ang favorite niya. Okay. So si Julie, nakakapirin Mami? Hindi. Gatas. Ah, talagang gatas lang? Okay. Right. Tapos yun nga, natanong ko dati Mami, yung parang may favorite bang sabon si Julie?
Yung sabi, parang binabanggit ka na kung ano yung sabon ng isa sa pamilya, sabon ng lahat, parang gano'n? Ano, pagka ano siya, pagka yung para meron siyang tagatang ano, gano'n gano'n. Mm-hmm. Ano yung life, ano ba yun, life boy, ano pa lang? Life boy? Life boy, no? Ah, life boy. Oo, yan. Ah. Bili ka na ng life boy para sa kanya. No? Parang, I don't know, ikaw yung in-interview si Julie, yung nagkaroon siya, tanda mo, dinala mo sa derma, yung parang nagkakaroon ng parang puti lang dito, ang ginagamit niya yung Cetaphil na soap, yung mga pang-sensitive skin na Cetaphil. Asawa ni Dr. Samson, gano'n niya. Derma? Yung marimayong puti-puti sa ano. Uneven skin color, parang gano'n. Minsan nakukuhin sa mga sa pawis, sa araw. Saka yung damit ng iba na ginagamit. Ay, oo, totoo po yun. Ayaw ko nang, kaya ayaw ko sabihin ng yari na. Pati ako ayaw ko bumili yari na. Opo, marami kayong pinapatay. Papatay talaga ako. Si Yaya Flor, talagang ano siya, naramdaman mo yung pagka-overprotective niya kay Julie? Okay lang naman, hindi naman siya over. Hindi naman over. Yung dati daw yung tipong pag kami nag-shake hands kay Julie. Naka-alcohol. Totoo yan. Pati si Julie rin. Susunod naman. Okay. Kasi sabi niya, nung balay ko, galing ko dito yan. Totoo naman, mikrobyo. Ano po? Totoo. Tama yun. Mm-hmm. Tapos si Julie daw, mami, parang ano siya, 3 days naliligo? I mean, 3 times in a day? Hindi. Masyado malinis? Hindi, kasi wala siyang tulong. Kaya nga. Hindi. Ah, hindi. Mainit pa yung naliligo niya. Ah, okay. Para hindi mapasma or something. Okay. Tifin ng umaga. Mm-hmm. Pag napuyat yan, hindi namin pinapaligo. Kaya pumapayag naman si Julie? Oo. Ano lang siya? Upo na saka pagka ano. Hindi siya makapaligo kasi alam mag-isa sa kailangan na tutulong. Ah, bakit po? Eh, siyempre, kung maligo siya, paano siya magandang-ganay na rin. Kaso si Flor nandyan? Oo. Ah, hihiluran. Pinabantayan siya talaga. Ah, grabe na po. Kasi baka mamay sa katagano-gano na dapa na ano, ang bagay mo. Kanya nga sabi ko, kung sino pa yung inaano mo, pinakalagaan mo. Parang mawawala, ano po? At nag-iisa pa. Nag-iisa pa. Sa yun nga sinasabi guys ni Mami, sana daw umisa pa sila noon, tapos babae ulit, ano? Pero, naku, minsan, ang buhay ni Mami is, hindi mo maintindihan, ano? Very unpredictable. We never know really what is going to happen. Maraming bumibilib sa inyo, Mami, including I. Sa mga pinagdaanan ninyo sa buhay, ano? Dami. You lost. I lost one son na hindi wala na magkasalanan. Ang bait-bait. Graduating pa. Finals nila yun eh. And then here comes Julie. Ano po? In the prime. At silatang dalawa talaga ang magkakaano. Magkakaano sa dalawa. Oh, yun. Bites na bites. Oh, guys. Si Julie, pag may pera yan, binibigyan siya ni Daddy araw-araw 650. Iniipon niya yan. 650? Mm-mm. Oh, malaki na yun ang ako. Na, iniipon niya yan. Binibigyan niya si Laura. Binibigyan niya si Jeffrey. Alam mo, Mami, natandaan ko yung kwento ni Kuya Dandoy. So basically, sa sinasabi niyo, Mami, si Julie is, I mean, she know how to share her blessings. Hindi siya maramot. Ano? Noong, guys, kwento ni Kuya Dandoy, yung balik ang mag-anak nila, Mami, naging driver niyo. Ano? Pamangkin na naging driver niyo. Ano? Especially si Julie. Kwento niya noon na si Julie daw nag-request kay Kuya Dandoy. Hindi ko alam kung alam niyo to. After school, guys, maagang na tapos sila Julie kasi parang I think exam. Ngayon, kinunchaba ni Darling si Kuya Dandoy and sabi, Kuya Dandoy, sabi niya lalabas kami ng aking mga friends sa school. Sa St. Joseph na. Tapos sabi, nako, nagpaalam ka ba sa daddy mo, sa mami mo? Sabi niya, hindi na kasi maaga naman, uwi rin tayo paagad na maaga. O sige, sabi niya, saan tayo pupunta? Sabi niya, punta daw mami sila ng alley ball. Manunood daw sila ng sine, kakain sa labas, yun lang. Kasi after, ano nga, after exam, maagang umuwi. So si Kuya Dandoy naman daw, sige ha, naku, malilindigan ako kila mami mo, pagka ano, kila daddy mo, sa parents mo, kapag nalaman nila na lumabas ka, hindi ka nagpaalam. Sabi niya, sige na, Kuya Dandoy, ganun. So ngayon daw, mami, nanood sila ng sine, ganyan, tapos treat daw ni Julie yun sa kanyang mga friends, sa classmates niya. Tapos nung kumain daw sila sa Shakey's, o di binigay niya yung bill,
O, ito yung nakain nila. Alam mo daw, mami, humanga daw si Kuya Dandoy kay Julie at her age, that time siguro mga 15 or 16. Nag-tip daw mami si Julie ng 200 pesos. Doon sa waiter. Sa waiter. Imaginin mo guys, yung 200 mami noong 1983, ang laking pera noon. Mamalengke ka nga ata ng 100 noon. May isang kilong baboy ka, may isang kilong isda, may parang galante si Julie mami, hindi siya maramot. So sinabi yun ni Kuya Dandoy na para akong napabilib kay Julie doon, na parang ang laki naman nung iniwan niya tip. Pero wala naman daw siyang sinabi na, "Uy, darling, ang laki naman nung iniwan mo." So nakakatuwa guys na malaman, 'di ba, na yung idol natin is talagang ano siya, yung galante. Galante, tapos marunong siyang parang umistima sa mga taong yung dapat bigyan, dapat i-share ng blessings, mami. Ano? Kagaya nung isang fan niya dati, mami, na ito lumabas din sa MMK. Sino yung dinala ni Darling na fans niya na dinala sa inyo, tapos libre yung binunutan nyo ng ipin, pinapustiso nyo, dinala ni Darling sa inyo? Natatandaan mo yan? Hindi ko lang alam kung tiyahin ba ng classmate niya. So may dinala siya talaga. Oo. Libre yun. Oo, libre. E naman ang nagsabi, mami, mahirap lang yan. Ang nanay niya, ang tatulong niya. Saka na bandera nila, napunin mo sa bandera. Sige, ako bahala. Oo, nakaka-touch guys yung mga ganun, di ba? At her young age, sa atin, ang mga teenager mami, minsan wala mong pakialam sa ganyan, eh, no? Hindi magbibigay yung kahit ano. Oo, wala lang. Eh, ano mong pakialam niya, ganun. Pero siya, hindi guys. Tapos ito mami, alam ko ito, narinig na siguro ninyo guys, and nandun din yata sa book na sulat ito. Yung mami, minsan kapag ka meron si Julie, mga invitation that has something to do with religion, let's say yung parang mga Santa Cruzan or nag-ano siya as Mama Mary, yung mami sabi mo, hindi siya nag-ano ng talent fee niya. Parang hindi siya humihingi ng talent. Bibigyan siya, tinatanggap, hindi siya, natanong siya kung magkano, hindi siya magsasamba, ayala kayo, kung kaya niyo, kung ayaw kayo, ano, gano'n. Kaya, ano hindi ko, paano ba yun, pinagdadasal sa ano ba yun, sa gano'n, ganito ba yun, ewan ko, basta nagdadasal. So ano kayo? Unlike yung ibang typical na artista, mami, syempre, halimbawa ko. Paalam pa. Oo, ganyan, may kontrata tayo. O after nung appearance ko dyan, nung show ko, o meron ako 1,000, halimbawa. Okay, bigay 1,000. So okay, darling, hindi muna siya mag-o-offer ng talent fee niya. Yung dati, pag pumapasok si darling sa school, I mean, itong dalaga na siya sa St. Joseph, ganyan. May ano siya, may lunchbox. Naku, curious lang din ako, guys, kaya tinanong kay mami, ito ba yung may lunchbox na dala? O may baon siya, and then sa canteen siya kakain? Paano ang ano nun? Hindi. Mayroon na silang baon. So may dalang food? May dalang na silang food na para kay Dandoy, para kay Flora, para kay Darling. Sa kutse sila kumakain. Oh. So, si Julie, mami, binibigyan niyo pa rin ng baon sa school? Magkano ang budget niya? Ang budget niya sa amin, every week, was 650. Okay. Ang kaulan na sa ibang babayaran, yan lang 650. Ano lang yan? Yan ang bibigyan niyo ba si Dando, si Cora, gano'n din. Mayroon ba siya ikabili ng pagkain sa labas? O ano? Pero ayaw naman niya bibili sa labas, baka magkasakit daw siya. Ayo kasi hindi pa kumadumi yung hepatitis, no? Minsan, oo. Baka marumi, hindi mo alam paano pin-repair. Sabi ni Julie, alam niya yun? Ayaw niya, ayaw. Tapos, mami, si Julie, sabi rin na kanya mga fans dati, sabi ikaw sinabi mo rin, alam mo ba na yung kapag kami pumupunta mga fans sa inyo, talagang parang mga walang-wala? Yung alam talaga mahirap. Nagbibigay daw ng pamasahe si Julie. Ang hindi magka-uwi. Hindi walang pamasahe. Sinasabi niya yun sa inyo na hindi. Parang mami, bibigyan. Wala naman siya, wala naman siya pera. Ipo naman niya. So talagang magbibigay po siya. Hindi siya kagayang iba na marami. Ay, oo. Parang, siyempre, kung artista kang sikat, alam mo ako, fans ako, punta ako dyan. May bahala na kayo kung may pamasahe ba kayo, saan kayo nang galing. Hindi ko na problema yun, no? Basta makita ako, tapos na. So, si Julie pala, totoong ano, guys, nag-aabot daw ng pamasahe. May mga fans daw na parang ayaw naman tanggapin, pero ini-insist ni Julie na para sa'yo, parang gano'n. Ang galing, ano, kaiba siya, guys, na ano talagang ang ganda ng imahe na iniwan ni Julie. Kaya sabi ko nga, mami, parang
alam mo yung up to now, would you believe millennials and yung mga ex-gen, ang tawag mabi sa mga 15 years old or and below, na nakaka-admire sa kanya. You know, yung just seeing her on YouTube, napanood yung luma pelikula niya, yung guesting niya, yung vlog ko, biglang nagkakaroon sila ng instant admiration kay Julie. Instant fan sila, humahanga sila. Na parang sabi ko, tapos magbe-message sa akin, ah, Sir Lester, ganyan-ganyan, ganito po. Ako po ay only 15 years old or ako po ay only 12 years old nang mapanood ko si Julie. Talagang, sabi ko rin, well, all I can say is, you know, thank you so much that you appreciated her. Even, you know, she died 3 decades back. At hindi mo generation. Talagang, I don't know, mami, iba ang ano ni Julie. Kahit sa showbiz before, sinasabi nila na mga, ayan sila, Mario Dumawal, yung iba mga reporter na... Ito, guys, may ano si Mami i-share din sa inyo. Nakikita nyo ba itong dalawang Chinese bulinggit characters na to? Merong story behind it. Paano, Mami, ito napasayo? Meron akong nakita ng ganito. Tinanong ko siya. Siya pala yung nagtaano nito. Pinanggalingan ng mga meron ganito. Nagpunta siya sa ano, sa... Guys, ang bigat. O, dito ko, Mami, harap sa camera. Punta siya sa... Primero, nakita ko yung banga. Yung ano, inapuan ni Lolo. Tapos sabi ko, saan ito binisan? Kasi sabi niya, gusto mo? Sabi ko, oo. Oh, sabi niya, sa Cebu daw ito. Ano, sabi niya, sa Cebu raw niya nagkupa ito. Kasi binili daw niya, pinabili daw niya doon sa, ano, sa Cebu daw sila magkita. Ay, pupunta rin kami ng Cebu. Kasi personal appearance daging doon. Okay po. Saan ba yung kako kasi sumama sa amin? Pero hindi naman siya nagpa-plate kayo, hindi siya nagpa-plate. Sasama lang ako, pupunta sa inyo. Pupunta ko kayo. Kaya pa na matuturo. Ganon, tinuro niya sa amin kung saan. Meron daw nag-ano dito, pero hindi na kinuha. Yan. Sabi ko, eh, hindi na kami makabalik dito kasi personal appearance lang ito eh. Sabi niya. Sige, sabi niya ganun. Ano, sasabihin ko na lang na ako na magbigay sa kanila. Yan. Di, kinuha kami, sinamakan niya kami doon. Mandawi City, Cebu nga. Eh, Mami, oh. Oh, Cebu nga. Di, pinunta namin. Hinapit sa akin doon sa hotel na pinaanuan namin. Meron ito, at si Lolo. Yung banga natin na yun, yung banga ang dahilan kaya kabili nito. Dala-dala ito ni Flora. Nag-iisang kahong lang eh. Ito ang dala ni Darling. Ngayon, ito. Yan mismo? Oo, ito. Nakakahong sila eh. Okay. Tapos, ito si Flora, ito kasi bigat. Tapos yung akin, yung si Lolo. Yun. Inayaran ko yan sa buho, sa Cebu. Pero ano, Mami, ito talaga, gustong-gusto ni Julie? Oo. May pangalan siya nilagay eh. Nakalimutan mo na. Nakalimutan ko rin yung pangalan. Oo. Nakwento yun, guys, si Kuya Steve, may tawag dito si Julie. May tawag siya dito eh. Grabe, ano siya, solid na ano, Mami, ano. I don't know kung made up of ano ito, basta alam mong mamahalin siya. Pero mahal siya, Mami. Mahal. Definitely. Ang bigat niya, guys. Siguro parang ito lang, 3 kilo to. Okay. Pero dalaga na si Julie nun, Mami, nung binili niya to. Bata pa siya. Ah, bata pa rin. Elementary. Oh, mga elementary siya. Si Julie pala may ano rin, may aquarium kayo. Oo. Na? Oo. Ano, mahilig din siya sa ano mga fish. Ganyan. Yan ang ano, binibilihan ng pagkain. Kaya sabi ko, huwag kang bibili kasi baka may mabili ka na mayroong laso, mamamatay sila. Sabi ko, ayaan mo na yun. Dadalhin ko yung pagkain nila. Yung kung saan ko ito nabili. So, Mami, yung tungkol kay, ano, kay Albert before. So, sinabi nga ni Albert na if not Lizelle, it's going to be Julie. Julie daw is the type of a girl or a woman na marrying type. Na gusto niyang mapangasawa, parang gano'n. Kaya lang ang problema, sabi ni Albert noon, ay batang-bata pa talaga si Julie. Ano, Mami, yung natandaan mo noon na ano, yung
kasi naging very close naman si Albert din talaga at saka si Julie noon sa Annalisa. Anong ano niya mami yung parang kailan mo huling nakita si Albert na talaga he's a good guy, ganyan? Napunta na siya sa bahay, paalam siya, napupunta siya sa Amerika kasi nadalawin niya si Nicel. Ngayon na gusto niya, sasakay doon sa kanyang sasakyan si Darlene na dadali niya sa studio. Tapos si Daddy at saka si Steve or si Jimmy magdadrive kay Daddy. Dapat si Jimmy at saka si Daddy magkasama, si Darling at saka si Albert. Yun ang inaasahan na namin din kasi ito naman si Jimmy at si Daddy, doon sumakay kay Jimmy. Hindi na ano na yung isa. Nauna na silang umalis na sila dalawa ni Kasi hindi na nagkakwentuhan yung dalawa. Kasi nauna naman silang umalis. Dapat sana si Daddy sana at saka si Jimmy, si Darling at saka si Albert. Dapat siya sa bahay talaga. Pero wala siyang sinabi na ganun ganito, ganun ganyan. Ito na siya ng Amerika kasi sakit si Michelle. Tapos, dapat nga noon, ako nga ang sabi ko, kaya nga nagpunta dito, Daddy naman. Kaya nagpunta dito yan, para itong akin din naman na kulag, aalis na nga yung tao. Ano ba naman, wala namang nangyayari dyan. Masabi lang niya yung ano niya kay Julie, siguro may gusto siya kay Julie, hindi ba yan nasasabi? Totoo. Wala naman daw sa intention na gano'n eh. Kasi alam mo naman lalaki kasi. Kasi sabi ko, kung ako noon, sabi ko, siyempre, sasabaan loob ko sa iyo. Sabi ko sa kanya, basta pa yan dad, wala naman nangyayari doon. And you know the behavior of Julie. Oo. And Albert na talaga very gentleman, ma'am. Mabait si Albert. Oo. Kasi nagkaroon na sila ng pelikula noon. Yung kasama nila si... yung namatay sa swimming pool na Arlita. Charito Solis, oo. Ngayon nandito si Charito. Yun ang amo yata ni Ayan ang nililigawan ni... supposed to be. Para sa pelikula lang. Ito naman si Darling. Parang nagsisilos yung labas nila. Labas gan. Oo. Okay. Yeah. Doon ako natutuwa. Yung sa ganap ni Julia. Doon ako natutuwa sa kanya. Actually, mami, ang daming bumati sa yung sa performance ni Julia. Hindi siya yung typical role ni Julie na nakakaawa, umiiyak. Oo. Yung doon, suplada siya, no? Suplada at saka din, oo. Sinisilip niya pag nagbibihis, Ang ganda talaga. Oo, parang bata pa ba siya na mayroon siya gusto sa ilalaki. Totoo. Oo, ganyan. Ako naman, hindi naman ako nag-arotutan. Pelikula naman dyan, nasa ka wala namang nangyayari dyan. Natutuwa ako ba doon? Yung role niya? Oo. Nakakaiba. Oo. Tama naman. Natutuwa ako doon. Tapos mami, yung kay Herbert, naligaw si Herbert? Like, nakapunta ba yan mami sa inyo, sa bahay niyo si Herbert? Hindi naman siya napunta sa bahay. Mm-hmm. Yun lang yung mga, yung attitude niya ba kay Darling, makikita ko naman at talagang may gusto siya. Oo. Tapos pinagkilala pa niya si mama niya at saka ako na nagkaginiging kaibigan kami ni Baby. Tapos yung inalok niya ako ng Tupperware. Kasi sabi mami dati kay Herbert, yung talaga nakikita doon ng mga, ng press before, ng mga reporter, mga artista, nung malapit na, 85 na yun, mami, malapit na rin mawala si Julie noon. Although magkasama sila sa Big Ike's Happening, co-host sila, di ba, ni Kuya Ike. Pero si Herbert daw ay dumadalo sa set ng Annalisa. Nagbibigay daw po talaga ng flowers at saka ng chocolate. Hindi ko alam yun. Opo, yun yung mga nakakita po. Yung talaga mga nandun sa Annalisa. Nasabi nga nila, mukhang mapapasagot na daw yata ni Herbert si Julie. Pero ang sabi sa inyo ni Julie, hindi pa siya ready talaga sa... Hindi, naman si Darling, pag ginaganon siya, oo, mabait din siya. Ini-entertain niya, pero talagang sinasabi niya na hindi pa siya ready. Opo. Oo, hindi naman siya suplada, talagang iba, yung babae pagkagano, lalo na pa hindi magustuhan. Susungitan. Oo, susungitan siya, hindi siya, ina-entertain pa rin niya.
Siya pa nga ako na gano'n, oh, kumbas-abas tayo, gano'n. Ay, okay. Para hindi naman mapahiya yung, yung manliligaw. Kasi alam niya, puro lalaki itong kapatid niya eh. Okay. Pinag-uusap-usapan din nila sa bahay. Okay. Siguro, tinuturoan din siya ng kapatid niya na ganito na lang gagawin mo kasi ano, gano'n. Mm-hmm. Si Julie, sinasabi niya sa inyo noon na parang may crush siya, pero yung sandali lang, lilipas din. Yung parang sandali, from this, I mean, this moment, okay, crush ko si ganito, parang ganyan. Yung nabanggit mo nga yung, sinabi niya naman noon na parang may crush din siya kay Albert, pero paghanga lang, as an actor. Pero yung... Wala siyang ano kasi. Tutulong nga siya para maano eh, maano niya si Lisel. Mm-hmm. Tumutulong siya. Magbe-bridge sa kanilang dalawa. Tumutulong siya pero hindi siya naano. Mm-hmm. Si Albert may gusto sa kanya. Mm-hmm. Pero si Raring wala. Ang kanya friendly lang talaga. Oo, friend lang talaga. Mm-hmm. Kung halimbawang buhay pa ngayon si Julie, ano sa tingin ninyo ang status ninyo, yung base lang po sa isip ninyo, by now, ano ang status ni Julie sa showbiz? Maano na siya, talagang well, ano na siya, kasi megastar. Oo, marami siyang fans, marami siyang marami namang may kamusto sa kanya, narasad kanyang pag-aaking. At saka hindi lang mami talagang acting na napatunayan niya with her awards. Mm-hmm. Diba? Yung ano rin sa kanya is yung she's a good singer. Mm-hmm. Singer. A good actress. Oo. Dancer. Dancer pa. Right. Ang mabait pa siya. Hindi siya malandi. Yes, that's the right word. She is God-fearing. Correct. Apo. So ngayon talagang ano, ang dami nga nagsasabi na kung buhay daw siya, I mean, ano naman tumami, no, hindi naman tayo nag ano sa ibang mga artista, pero sabi nila yung category daw ni Julie is parang Sharon Cuneta, na baka daw sila yung maglaban sa pagiging megastar. I mean, because of her awards, nung nawala siya at the very young age, ang dami niya ng awards, di ba? Well, nung time na yun, si Sharon wala naman pa, parang ganon. And then, sa tingin niyo, mami, kung halimbawa si Julie ay nakatapos siya sa college and she has her profession, ano sa tingin niyo ang narating ni Julie sa pag-aaral kaya? Hindi ko alam kasi wala siyang sinabi na anong gusto niyang kunin, ano, basta gusto niya mag-madre siya. Mag-madre? Oo. Ay, pero mami, before, di ba, sinabi niya na parang ang in-advise mo noon, based yung sa interview niya sa magazine, in-advise niyo siya to take up mass comm instead of dentistry kasi related sa kanyang profession. Na? Ano yun siguro? Kasi parang kung isipin mo kung dentist, mahirap mami, ikaw, you're a dentist, so alam mo kung ano yung level ng pag-aaral dyan that you have to focus. Saka mag-aaral siya ng gusto, tapos right. Pagkakumpitinsya pa kami. Totoo, totoo naman. Buti yung ano, talaga siya talaga, kasi yung nga yung maglagay siya ng, pag ganyan nga, bilog na bilog talaga. Tapos nakita ko, ano ba yan? Pagka nag-edit ako ng ganyan, madre na. Ano sabi niya? Mm-hmm. Ano yung bilog na yun, mami, sabi mo? Yung bilog na nilagay niya, tapos nilagay sa loob ng 25. Saan siya nag-circle? Sa ganyan, sa wall, mga sinitado, aming kusina. Ah. Kasi meron kami dirty kitchen din, so bago bahay. Mm-hmm. May kitchen sa loob, may dirty kitchen sa labas. So nag-drawing siya na parang chalk or pencil pen? Chalk. Yung ano niya. Kasi wala siyang sinasabi sa akin kung ano. Profession gusto niya. Kasi magkakalis na siya eh. Mm-hmm. Hindi ko nga sinabi sa kanya, ako gusto ko mag-nursing sana, hindi ako natangkap kasi putot ako. Maliit kayo? Maliit. Opo, opo. Natawa siya. Natawa siya. Para sandaw ako ng mana. Mm-hmm. Tapos mami, ano yung plans ni Julie pa noon? Na sabi nga nila kung di nagkasakit daw talaga si Julie, 1985 is going to be a big year for her. Kasi like yung kay Mother Lily before, ipo-full launch daw siya. But unfortunately, di ba hindi niya natapos yung kanyang kontrata. She still has 2 movies to do. May ano yung nabanggit niya na kung may matatandaan ka na, huling nag-usap kayo na okay pa siya nung before she died, na parang mga plano niya. Wala siya sinabi sa akin. Wala na.
Yung sinabi mo, Mami, na parang may gusto pa siyang bilihin na isang bahay with swimming pool? Oo. Sabi niya, pagka ano daw, yung bahay na ibinili niya, papagawa daw siya ng another bahay, pero yun daw ipagbili na lang yun kasi hindi naman daw niya yun. Ano talaga? It was not her own design. Ay, okay. Gusto niya gagawa ng bahay na yung with a pool. Mm-hmm. Isa tayo kakabibili dito na may mamalagyan mo ng sumupunod. May kabukid bandaroon sa kuwag. Okay. Malalayo dito sa within Manila. Wala ka nang makikita. Okay. Opo. Totoo. So yun ang pangarap niya na maitayo yung bahay na yun. Mm-hmm. Sana. Nagustuhan niya yung bahay na yun. Mm-hmm. Inalag. Gusto niya sarili talaga. Mm-hmm. Pangarap niyang design sa bahay. Mm-hmm. Siya ang gagawa. Siya ang ano, masusunod. Tapos Mami, nung before siya nawala, ano lang yung pinaka talagang na parang tumanim sa isip mo na huling matinong conversation ninyo ni Darlene? Hindi kami nagkaroon. Hindi na. Yung huling kumain kayong sabay-sabay ng family noon, parang may mga ganong ano ka pa ba na thoughts na kasama siya. Medyo nakakasakit na siya noon pero malungkot na ang ano niya, ang aura niya. Hindi naman siya nagkaroon ng ganyan. Basta trabaho niya, hindi siya kaganong iba na. Mami, sabi niya ayaw niya raw na kasi na kinakaawaan siya. Oo. Kaya parang kahit daw sa set nga, sa shooting. Nagmamakaawa o ano na. Nahihirapan ako, ganun ganyan. Hindi dumating. Walang isa na sinabi na miss kanya. Papagaling ka, tawag na tawag dito yung ano daw. Yung commitments mo, yung mga producer. Parang sinabi niya, pag hindi sila matantay, huwag na nila kong tawagan. Kasi hindi naman daw siya nagtatago. Hindi nga raw siya dinadalaw. Sabi niya, hindi naman raw nagtatago. Hindi naman nila ako dinadalaw. Mm-hmm. Ang dumalaw sa kanya si Rani po. Doon pa sa ospital. Okay. Si Janice. Mama ni Janice. Mm-hmm. At sila Albert nga daw. Mm-hmm. Nakapunta rin. Mama ni Janice. At si Janice. Mm-hmm. Pero kayo, Mami, before we end, somehow, sa ngayon, no, kasi total matagal na patay si Julie, sa puso mo, ano sa tingin mo ang ano, yung parang the real score ng pagkawala ni Darlene? Is it scientific or it has something to do with, sabihin mong supernatural, or both combined together? Kasi ginawa mo naman on your part na, you know, to bring her to the hospital at i-test siya and all. May naisip ka ba na, or is it really her time na mawala? Yan ang ano ko. Na it's her time. Lord, sabi ko na, Lord, sabi ko, thank you for giving me that bell. She did not live longer. Thank you. Lang siya nito. Nagkakapal pa kami ni Daddy noon. Nung the day she died? Mm-hmm. Mm-hmm. Since birthday ni Julie, ano ang message mo kay Darlene? Masaya ka ba dyan? Where are you now? Do you still remember Daddy and Mommy? Daddy is no longer here. Maybe you have seen your Daddy there looking for you. Hello, fans. I am Julie's Mommy, Pearl. I thank you very much for your love to Julie. I know how happy you are that somebody is here to talk to me about Julie so you can relate it to you. And you have not seen me quite a long time because I have been living quite a distance from Manila. I'm here now in Mindanao. I thank you because your director, Lester C., is here. He is my only adopted son. I call her that way because he really looks like my son. Not blood related, but from the heart, because this Lester of yours very, very close to our family. I like him because he is very good. He came to Mindanao to work for me, so he can talk to me, blood. So you can hear something about me. Thank you. And I'm very, very, very glad to know that you still love her up to now, that he is no longer with us. Thank you so much. I hope you will also subscribe
Red Chinoy. So I will see you also in Red Chinoy. Thank you so much. I love you too. Thank you for loving my daughter, darling. Huh? Bless. God bless us all. Thank you so much. I love you too. Bye-bye. Yay! And there you go, mga JPFs and mga kachinoys. And I would like to thank first and foremost si Mami Perla for gracing our vlog. Both on both channels na minamanage ko ang Julie Vega and the Red Chinoy. Ayan, galing-galing kay Mami yan, guys. Hindi ko si Mami kinot siya, but anyway. So I know that you guys are very happy because this is just, one chance in a lifetime. And I am very honored, very happy, and alam ko the feeling is mutual because Julie's mom is right here beside me and, continuously supporting me every now and then. Gaya ng sabi niya, she's like my own mother, my second mom. And then likewise, ayan. And then I'm so happy talagang sabi ko, hindi ako uwi ng Pilipinas nang hindi ko talaga nakikita si Mami. Because as we know, life is too short. Yeah. As they say, right? Thank you, Lord. Yeah. Giving me a bonus. Bonus life. Bonus life. Thank you so much. Yes. And yun, Mami, so sa mga dyan, nagmamahal kay Julie, sa mga nagmamahal kay Red Chinoy, would like to thank each and every one of you. And para sa inyo na hindi pa nakasubscribe, don't forget, subscribe Red Chinoy. Yes, like and share and put your comments down below kung meron pa kayong request na pwede nating gawin on the Red Chinoy channel. And para sa Julie Vega channel, pwede rin kayong mag-comment down below kung meron kayong mga tanong pa about our ultimate idol, Julie Vega. So once again, this has been Dennis Lester. This has been dalawa. The Red Chinoy saying thank you. Thank you. God bless everyone. Bye. Yay! Thank you, Mommy. Thank you, guys. Bye. Bye. And there you go, mga ka. Ano mo tawag sa bingo? And there you know. Kita mo hindi ko. My God, mas may ano pa ako, Mami, sa memory gap, may Alzheimer, no? Di ba? Action. From the bottom of my. The bottom of your heart. Yeah.